Magandang tanghali. Ngayon pa lang ako kakain ng lunch. At ngayon pa lang din ako magluluto ng aking lunch. Sana yan, nakakain na kayong lahat. Kasi, time check, it's 1:50 na ng tanghali. Kasi inuna ko muna yung gawain bahay bago ako kumain ng lunch. Yun nga lang, pagtuloy-tuloy na yung gawain bahay, nalilimutan mo na yung oras. Kaya ngayon pa lang ako kakain. Ngayon pa lang din ako magluluto. Ngayon ang lulutuin natin, guys, is homemade na ramen. Kaya, tara guys, samahan nyo akong magluto at samahan nyo rin akong kumain. Ayan yung gagamitin natin for ramen, guys. Ito yung pinaka balls, yung pinaka naman ng ating ramen. Ito ay, meron yan siyang taba ng alimango. Yan. So, kumuha lang, nag-ano tayo ng 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos ito, guys, meron naman siyang cheese sa loob. Yan. Nag-ano din tayo. Nag-defrost tayo ng 4 din. Tapos ito plain. O, diba? Hindi ako galit sa mga balls. And then, 1 egg. And then, syempre, kailangan may gulay. Hindi pwede mawala ang gulay. Lettuce yan, guys, yung ginamit ko. At saka yung noodles na ginamit ko is from Taiwan. Yan. Taiwan. Ito yan siya, guys. Yan. And this is... Wait. Ay, nahulog. Yan siya, guys. Abalone flavored noodles with quinoa ham extract powder. Yan. Yan yung ginamit nating noodles from Taiwan. Ngayon, guys, magpapakulo tayo ng tubig. Gagamitin na natin is yung hot water na rin talaga. Galing siya sa thermos para mas mabilis. Konti lang, guys, para hindi masyadong matabang yung pinakarami natin. Yan, siguro okay na yan. Yan, tapos buksan natin. Tagal ah. Yan. Hintayin natin siyang kumulo, guys, bago natin ilalagay yung mga balls. Yan na, guys, kumukulo na. Ilagay na natin yung mga balls. Hinugasan ko na yan, guys. Kailangan natin siyang hugasan. Yan. Magdo-double size yan, guys. Pakuluan uli natin. Tapos, pag nag-double size na yung mga balls, ilagay natin yung noodles. And guys, check natin. Yun, nag-double size na siya. Ngayon, ilalagay na natin yung noodles natin. Yan. Tapos, hintayin natin siyang maghiwa-hiwalay kasi medyo dry yung pinaka-noodles. Kaya, kailangan natin siyang i-wait. At tulungan din natin siyang maghiwa-hiwalay mamaya. Hinaan natin yung apoy kasi medyo malakas. Yan. Mamaya, guys, pag nilagay nyo yung egg, medyo hihinaan nyo talaga ng konti yung apoy para buo yung itlog. Kasi pag medyo malakas, hindi siya magiging buo. Basag yung pinaka-egg. Yan. Yan, medyo naghihiwa-hiwalay na siya. Maya-maya maluluto na yan kasi hindi naman kailangang overcook yung noodles kasi maluluto pa rin naman siya while mainit yung pinakasabaw. Yan. So, hintay lang natin siya, guys, bago natin ilagay yung egg. Yan na, guys. Ilagay na natin yung pinaka-egg natin. Dahan-dahan. Tapos, hinaan din natin yung apoy. Para... Yan. Para hindi basag yung itlog pag naluto. Tapos, takpan natin. Guys, kung mapapansin nyo, hindi ko ilalagay yung aking gulay doon sa... niluluto kong noodles kasi ayoko nang masyadong maluluto yung gulay. So, ang gagawin ko, ilalagay ko siyang una dito sa aking bowl. Yun.
lalagay ko siya dyan bago ko ibubuhos yung pinaka ramen na niluto natin. Ayoko kasi ng masyadong labsak yung gulay, kaya yan. Yan lang. Yan yung technique ko ng pagluto ng ramen. Yan. It's up to you guys kung anong gaano kadami yung gagamitin yung lettuce. Ayan na guys, ilagay na natin dahan-dahan para hindi mapasok. Yan. Init. Yan na siya guys. Ngayon, tatanungin nyo kung bakit hindi ko nilagay yung pinaka-sauce niya doon sa mismong tubig kanina na niluluto natin. For me kasi guys, ang ginagawa ko, hindi ko hinahalo doon mismo. Dito ko na siya nilalagay sa mismong finish. Sa pagtapos na siya. Yan. Kasi kung sakali na mapadami yung tubig nyo, pwede nyo siyang bawasan yung tubig. Tapos, at least, may lasa pa siya pag nilagay nyo yung pinaka-sauce. Diba guys? Ayan na siya guys. Ayan na yung ating homemade ramen. Yan. Yan na guys yung ating ramen. And let's eat na guys. Kasi nagugutom na ako. Anong oras na? Alanganing oras na. Kaya let's eat guys. Let's eat na guys. Finish na yung ramen natin. So, kain na tayo kasi nagugutom na ako anong oras na. Ngayon guys, dun sa noodles na gagamitin nyo, kahit anong noodles guys, pwede. Kasi dito naman sa lugar na kung saan ako, iba-ibang klase din yung noodles na pwedeng gamitin. Kung saan man kayong lugar na nandun, any noodles pwede. Doon naman sa gulay, lettuce lang kasi yung ginagamit ko at sinasama ko sa ramen. So, yun lang. Yun lang din yung sigurong ma-advise ko na pwedeng gamitin. Or any na gulay na gusto nyo, pwede nyo rin ilagay. So, guys, let's eat na kasi nagugutom na talaga ako. I hope na na-enjoy nyo yung paggawa natin ng ramen. And I'll see you in my next cooking!